Okay, we're here in Asturias Hotel. Dito po sa Puerto Princesa. At kasama po natin dito ang mga bumisita galing sa Maunlad na Pilipinas Movement. So to give us a background, pwede po pa-introduce ang sarili nila. And then, of course, ano po yung purpose ng pagbisita nyo dito sa Puerto Princesa, Palawan? I'm the founder and national president of the Maunlad na Pilipinas Movement, MPN, for short. Anyway, sa background, this movement is a volunteer movement with chapters all over in the country. And we are one of the biggest people's organizations supporting the candidacy of BBM-Sara. And we are here in Puerto Princesa City to do our part in the campaign for a clean and honest election by educating the people to this voters' education information campaign. Okay. And then, Puerto La Puba pupuntahan natin or you're going to the municipalities then? Actually, dito lang kami sa Puerto Princesa ngayon. Pero in other parts of the country, we're doing rounds. No? Actually, last week, nasa Cagayan Bay kami. No? Like what we did a while ago. Kami din. Ibinahagi namin sa mga tao yung information campaign na video na sama-sama unity na of course kasama kami doon yung Maunlad na Pilipinas Movement para makakatulong sa mga tao paano ang tamang pagboto sa darating na halalan at para hindi tayo malito, magulo kung ano yung ating gagawin pagdating ng botohan, no? Dahil napakahalaga ng araw na yan para sa kinabukasan ng buong Pilipinas at ng bawat mga mamamayang Pilipinas. Okay. Sir, bakit po mayroong ganito? Parang, kasi kami sa Palawan, parang first time namin nagkaroon ng, alam mo na narinig yung ganito na a certain party or presidential ball, mayroon siyang voters education program. Bakit po mayroong ganito si BBM? O ang Unity? The Unity itself, mayroong ganito rin program. Pero kami, itong voters education information campaign ay ginagawa ito ng mga katulad namin na nakikipahagi upang ma-educate yung ating mga mamamayan sa pagdating ng halalan upang hindi na maulit yung nangyari noong 2016 na presidential elections. Alam naman natin natulog lang tayo ng bagya, pagkagising natin na iba na yung resulta. So napakaraming taktik ang ginagawa ngayon ng mga ibang grupo para lituhin yung mga tao sa yung pagsisave ng balota. So we are here to educate the people paano ba tayo boboto, ano yung tamang sistema ng pagboto sa araw ng halaga. Okay. In short, ano po yung mga educational thing na ito na kailangan malaman ng mga botante? Una, yung kung anong oras sila dapat pumunta sa mga presinto nila, hanggang anong oras yung botohan, at ano yung dapat gawin kapag ka nasa loob ka na ng presinto. Pangalawa, yung siyempre lalo na ito sa mga supporters ni BBM at ni Mayor Sara Duterte, anong numero yung isi-save, paano ito isi-save, at kung tayo nakaharap sa balota dahil sad to say, no, pinagtabi kasi yung pangalan ni frontrunner Bongbong Marcos at ng isa pang kandidato, hindi naman lahat ng mga tao ay manong ka-educated, no? Or at saka this ganang kapaas ng antas ng kaalaman na baka malito ito kung aling ba dito yung bibilugan. Kasi pagtitignan mo yung balota, facing the ballot, kung ikaw ay nakaharap sa balota, yung pangalan ni BBM nasa kaliwa, yung bilog nasa kaliwa, pero may bilog din sa kanang bahagi ng kanyang pangalan. May bilog din sa kanang bahagi ng pangalan niya. Kung hindi ito maituturo ng tama sa mga halal, lalo na sa mga supporters ng BBM, yung mga nasa masa, yung mga nasa baba, yung mga tinatawag nating nasa laylayan, na napakarami niya naboboto kay BBM, pero baka malito. So kailangan natin ituro sa kanila aling bilog yung isi-save nila sa bahagi ng pangalan ni BBM. Hindi po ito nasa gawing kanan kung kayo nakaharap sa balota, kundi yung bilog ay nasa gawing kaliwa. At number 7 po ang kanyang numero sa balota at yung number 10 at tulad na ito ng pakalat ng iba. Okay.
kayo lang po ba yung ganitong klase? Yung, I mean, yung ibang party ba wala rin? Or kayo lang talaga? Yeah, ang yung sama-sama unity, ito yung initiative ng grupo na yan eh, na para una, para ma-counter din yung mga dirty tricks pagdating ng halalan. Kasi, kumbawa, kung ako, hindi ako masyadong educated, na butante, eh pagtingin ko doon sa balota, siyempre hanapin ko si Bongbong Marcos, si hanapin ko yung pangalan niya. Eh kung malito ako, doon sa alin doon, yung bibilogan ko, eh baka madisgrasya tayo. So isang paraan, isang strategy yun eh, na sa tingin ko, hindi ko sinasabing yun yun, pero sa aking palagay, sa aming palagay, yung pag-a-disenyo ng balota ay hindi naman natin sinasabing sinadya para malito yung mga butante, pero mas mainam ng maintindihan nila alin bilog ang isi-shade pagdating ng araw na halalan. Okay. So far, sir, I mean, I'm sure naikot niya na halos buong Pilipinas, and then it's almost 1 week to go na lang, di ba? Actually, 3 days to go sa April, yun lang ang natitira. 7 days ang natitira sa May, sa national campaign. So, 10 days na lang ang official campaign. Kasi yung May 8, wala na yun eh. At ang araw ng halalan is May 9. So, technically, nag-aantay na lang tayo ng 11 araw bago mag-halalan. 7 plus 3, 7 yung May, 3 yung April, at yung May 8. So, 11 days na lang before the election day. Napaka-iksi na nun. Napaka-iksi, napaka-bilis. Kaya kailangan makatulong tayo through this medium, makatulong kami, ang grupo, sa mga tao sa tamang pagboto sapagkat napakadaming supporters ng BBM. Eh baka lang malito kung hindi natin ma-educate dahil doon sa itsura ng balota. Okay. Kumusta lang po yung feedback sa pag-iikot ninyo? On our own, no? Charles from Bicol and Patrick Luzon. Sa pag-iikot namin, mula nung nag-umpisa kami, yung official campaign last February, ano? Pero since last year, kami po ay umiikot na nag-o-organize. Hindi lamang para sa politika, kundi para ma-educate namin yung mga tao through our effort. Na nakikita namin na yung feedback kay BBM ay napakalakas. Malakas, sobrang lakas, parang daluyong yung suporta sa kanya. No, that I can describe, parang daluyong yung suporta kay BBM. Kaya lang, hindi doon natatapos yun eh. Yung dami ng tao na pumupunta sa rally, sa caravan, sa motorcade, at napakarami pang iba, yung mataas na numero niya sa mga voters' preference survey, ay yun ay inspirasyon para higit pang magtrabaho yung mga tao. Pero hindi pa natin na ipapanalo yung laban. Katulad yan ang parating sinasabi ng company presidential frontrunner Bongbong Marcos, hindi pa po natin na ipapanalo yung laban sapagkat ang halalan ay sa Mayo ang webipal. Yung mataas na numero, yung napakaraming taong sumisigaw, sumasalubong sa mga caravan, sa mga rally, sa mga motorcade, at yung mataas na numero sa mga survey ay inspirasyon at isang indikasyon na ang tao ay gising na at hindi na maaaring maloko pa. Okay. So short back na ulit sa MPM, kailan po nagsimula yung samahan? And then volunteers org pa ito? Or pwede ba magmembro sa inyo? Paano po ba? Itong movement na ito that we organized started last 2020. Actually, sa kalagitnaan ng pandemya, nung ito yung na-organize namin, without thinking na ito ay para sa politika, para kay Bongbong Marcos dito. Sa katunayan, kahit sa Bicol region, kasama kami ito na hindi naman talaga traditional na loyalist, hindi naman talaga BBM. I mean, hindi Marcos loyalist per se. Yun ang pinag-iba po ng aming grupo dun sa mga iba dahil hindi naman po lahat ng nandito ay loyalist. Ako, I can say, bias ako eh. Marcos talaga ako. Pero ibang kasama namin sa board ay hindi lahat loyalist. Pero nagkaisa kami na sumuporta kay BBM dahil hindi dahil siya si Marcos, hindi dahil siya anak ni dating Presidente Marcos, hindi dahil siya si BBM, kundi yung kanyang mensahe, yung kanyang sinasabi, yun ang aming pinagkaisahan kung bakit kailangan suportahan siya bilang presidente ng Pilipinas. Okay. Let's go back to, ilan po yung members ng MPM? All over the country to, no? I cannot mention the exact numbers, but I can give you a rough estimate.
sa mga pag-iikot namin, tama kami in the earlier part, no, tama ba guys, yun. In the earlier part, at kahit dito kayo sa bahagi ng dito, kapag kami yung nagpupunta doon, yung mga outtaking na ginagawa namin, ang batting average na nag-a-attend, yung talagang nag-outtaking na, wala kami binabayaran dito, wala kami pinapangako na kahit na ano, yung nag-outtaking doon sa aming mga chapters all over, kahit na hindi namin napuntahan namin ang nakaraan, yung dito video, yung Metro Manila, at yung iba pang bahagi ng Pilipinas. Pag kami po ay nagkakaroon ng mass outtaking, ang numero po na umaattend sa amin base sa aming record ay pinakamababa 500 sa isang chapter at ang pinakamataas naman ay 2,000. That is the average, batting average of people na nag-outtaking sa amin at ang aming pong chapter sa buong Pilipinas ay hindi bumababa sa 400. Mm-hmm. Wala po ba itong membership fee? Ano po yung pinaka... Parang future din ng organization in case. Una, walang membership fee, hindi kami humihingi at hindi rin kami nangihingi. Okay. So, yun siya, klaro. Wala kaming ID na binibenta, wala kaming form na binibenta rin sa mga tao. Yung gustong sumama sa amin at makiisa, isa lang po yung direksyon ng movement na ito, ng Maunlad ng Pilipinas Movement. Ito isang national volunteer movement, isang people's organization na rehistrado sa SEC. Bilang isang organization, pagkatapos ng eleksyon, anong mangyayari sa amin? Yung mga chapters po na aming naorganisa mula noong 2020 hanggang ngayon, ito po ay patuloy pa rin kikilos kahit tapos na ang halalan. Kapagkat may mga iniisip kami na mga dapat namin gawin para sa kanila, para tuloy-tuloy. Una, tulad ng livelihood activities na aming pinag-aaralan pa paano ito magagawa at makakatulong doon sa mga chapters. So, yun siya. Kaya hindi po kami nangangako na, o sama kayo dito, pag nanalo si BBM, bibigyan ko kayo ng trabaho, magkakaroon kayo ng tupad, wala ko kaming ganun. Mm-hmm. Sapagkat yung mga bagay na wala sa aming control ay hindi natin o hindi namin pwede ipangako sa kahit kasi naman. Okay. Sir, sa Palawan po, ilan ang members natin? Sa aming pagtaya, according to Mr. Vilmar, bagamat kanina medyo hindi ganun lumabas lahat, no? Kasi mga iba may ginagawa. Pero sa aming datos, yung miyembro namin dito, sa buong, hindi sa Puerto Princesa, kundi sa Kabuuan, ay nasa 2,000 plus. Sa Kabuuan, ha? Hindi Puerto Princesa alone. Pati yung mga munisipyo. O, yung mga ganun. Kasi pag sinabi namin, nasa Puerto Princesa o sa Palawan, meron kami 10,000 miyembro, hindi totoo yun. Okay. Fred, speaking of Puerto Princesa, sir, last Monday, nagkaroon po ng caravan and free concert yung mga supporters po ng Uniteam. Pero alam naman nila na hindi darating ang Uniteam at of course si BBM at si Sara. Pero ngayon po yun ang binabato sa mga supporters dahil parang hindi nga raw po sinusuportahan o parang hindi nag-care si BBM sa Palawan at hindi niya pinuntahan ito. Ano po yung reaction nitong ko dito? We are speaking as a movement, no? Uh-huh. hindi kami magbibigay ng pahayag na according or bilang kinatawan ni Bongbong Marcos dahil hindi niya kami kinatawan. Okay. Kami isang people's organization na voluntaryo kumikilos at nagsusuporta sa kanya. Tungkol doon sa issue na inupukol sa kanya na kaya hindi siya pumunta dito dahil sa wala siyang concern o hindi mahalaga sa kanya yung Puerto Princesa o Palawan, ay palagay ko napaka maling narrative yan. No, hindi naman tamo hindi napuntahan ay wala nang pagpapahalaga si presidential frontrunner Bongbong Marcos sa Puerto Princesa o sa Kabuuan ng probinsya. Sapagkat yung kanyang plano, yung kanyang gagawin, ang mga programa, ay hindi lamang makikinabang ang iba-ibang mga lugar, kundi ang buong Pilipinas at kasama na ang Puerto Princesa, kasama na ang Palawan. Okay. So in terms of darating po ba o hindi, ano po ba yung totoo? Or ano po yung pwede niyong sabihin? Una po, hindi wala kami sa posisyon para sabihin na siya pupunta, siya hindi pupunta. Dahil una po, hindi naman kami part o hindi kami bahagi ng Uniteam. Dahil hindi naman kami political party, na hindi kami party list. Hindi kami isa lamang sa napakaraming mga grupo na tumutulong kay BBM sa abot ng aming kakayahan. Kaya nga, parating namin sinasabi, hindi kami, yung MPL, hindi yung anumang grupo, ang magpapanalo kay BBM. Ang magpapanalo kay BBM at kay Sara ay sila mismong dalawa. Ano pong ibig sabihin? Yung kanilang programa, yung kanilang gagawin, yung kanilang servisyong i-o-offer sa taong bayad, yun ang pakitinggan ng tao at yun ang magiging dahilan kung bakit sila ay mananalo. Kaya no one can claim na ako, siya,
grupo, anumang grupo ang nagpanalo kay BBM, ang magpapanalo kay BBM, si BBM at si Sara mismo at yung kanilang konkreto, maayos na plano na nais nilang ibahagi sa atin bilang isang bansa. Okay. Alright sir, message na lang po sa mga taga-Palawan, of course, taga-support, mga supporters po ng Unity. Bago po yung mensahe, nais ko munang makapagbigay din ng konting payag yung aming mga kasama. Si Vice President Ruem Zamudio, meron po may konting sasabihin din at bago siguro kayo magpapos. Okay. Messenger sir, salamat at dito sa pagkakataon na binigay niyo sa atin sa amin dito sa Puerto Princesa City. Ako po ay matagal na rin naglingkod sa ating gobyerno bilang kagawad ng ating sandatang lakas ng Pilipinas bilang isang official or officer na naglingkod dito sa panahon ng probably mga 27 years ago, 1995 to 97, I was assigned at Western Command as admin officer diyan po. So it's way back, may comeback, it's been a long time na bago ko nag-comeback dito. It just so happened this moment na titake din opportunity na be kabilang sa Maunlad na Pilipinas Movement at kabilang din sa nagsusuporta sa tandem ng BBM-Sara. Sana po ang hiling ko rito sa ating mga kababayan sa ating dito sa Puerto Princesa City na may mamulat ang kanilang puso at isipan at ang kanilang damdamin para bumoto ng nararapat na iboto sa ating halalang sa darating na Mayo 9. Kami po sa aming abot na makakaya na sumusuporta. Buong puso naming inaalay ang aming pagsuporta sa tandem ng BBM Sara at sa kabuuan ng Unity Team. Sana'y huwag nating sayangin ang ating pagboto sa darating na halalan. Tandaan po natin, minsan lang tayo dumaan sa ating buhay na merong halalan na ganito. This is our moment. This is your moment. This is the moment for the Filipino people. This is the moment for to all Puerto Princesa City people. Sa buong Pilipinas, huwag nating sayangin. Magtiwala po kayo sa kakayanan ng ating kandidatong si magiging Pangulo na Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang Vice Presidente Sara Duterte at 10 ng kanyang mga senador. Sana'y pagbibigyan niyo po ang pagkakataon na ito na huwag niyong sayangin. This is our moment. This is the moment for the Filipino. One moment in time, let's vote. Let's unite our Filipino people, our co-Filipino people. Let's be united. Once again, the Philippines will be great again under the leadership, under the administration of the incoming, hopefully, the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., with Vice President Sara Duterte and his team. Sana po suportahan natin hanggang mailuklok sa tamang pwesto hanggang sa Malacanang at maging maganda at maunlad ang bayang Pilipinas. Maraming salamat po. Amen. Next is Good evening po sa mga taga-Palawan. Actually, ang parents ko, my mother, dito pinanganak yun, Puerto Princesa, ang aking ina. So na sa aking observation dito sa pagpunta namin, nakita ko talaga at ako yung nagtatanong sa mga tao habang kami nasa venue. Talagang makikita mo ang tao na pupusa, na pumupunta at tinatanong kung darating si BBM at si may susupport si BBM. Ang laking saya para sa aming mga naghihirap pagkakampanya kay ating darating na bagong Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. So, bilang Bicolano po, sa Bicol po ngayon na naninirahan, may sinasabi sila na solid Bicol, di ba? Especially, ako'y taga-Sosogon. Si Lenny Robredo, taga-Sosogon din po yan talaga.
tagabulan ko doon. So sa aming pag-iikot doon, ako yung umiikot talaga doon, nagkakasak ko. Marami pong silent voters na ayaw pas lang nila sa area niya na ayaw magsalita. Na maraming BBM and Sara na supported siya doon. And then, yun ang isa sa mga inaayawan namin eh, kay Lenny. Yung sasabihin niya laging si BBM, sinungaling. Lagi niya sinasabi, sinungaling, magnanakaw. Ako po, sa totoo lang po, nung time ng Yolanda, di ba? Makikita niyo yung time ng Yolanda, ang dami nag-donate ng mga international countries. Merong dollars yun eh. Meron pang at mga goods. Yung goods, alam ko, pinalitan. Yung mga imported local, imported na produce at ang mga local, kaya papalit nila yan. So, sino nga yung magnanako dito sa part na yun? And then, dun sa mga Bicol, makikita niyo po yan. From Camnorte hanggang Tortugon, Albay, Legazpi, Masbate, marami pong BBM dyan. Na makikita niyo sa darating na election, na makikita niyo eh, baka magulat na lang tayo, biglang nanalo naman si BBM sa Bicol. Diba? Then, sabi nila, solid sila rin. So, dito naman po sa Palawan, maraming salamat po sa inyo, especially po kay Mayor Edward Hargidon, na binigyan niya kami ng mga support. Napakaganda ng support niya, katulad po yung lead na yan na pinalabas namin kanina. Ang laking tulong po sa amin na tinulong niya sa amin ni Mayor Hargidon. Kung wala po yun, hindi makapanood ang mga tao sa mga support nila po lahat. At yun po, sana po, uulitin ko po na itong darating na halalan, sa lahat po ng mga butanto, mas lalo na po sa mga barangay, sityo, yung mga liblib na mga hindi na pupuntahan din namin po na mamarod man lamang dito sa iyong sa ipapalabas. Laging tandaan niyo po mga butante, boboto kayo, laging magbibilog kayo sa kaliwa. Wala sa kanan. Laging kaliwa po ang papagbilog. Tapat ng pangalan ni Vivian at tapat ng pangalan ni Sara. Dali sa kanan. Huwag nyo naiintindihan yung kanan yan. Sumisingit eh. Dapat yan nasa baba yan eh. Isiningit nila doon sa tapat ni Bibon eh para manggugulo lang sila. So, sa lahat po ng mga butante, sana po, pag bumoto po kayo, lagi po sa kaliwa po kayo magsisirvel. Huwag po sa kanan para hindi po tayo madaya, maloko nila sa ginagawa nilang mga style ngayon. So, yun po. Sana po lahat po tayo mga taga-Palawan, magtulungan po tayo. Na alam naman namin eh, kahit Luzon, Visayas, Mindanao eh, napakarami pong BBM na supporters at mga BBM na mga butante na silent, nagpapakita, kung saan ang merong official si BBM, nandun ang tao, na solid talagang sumusuporta. Maraming salamat po sa mga taga-Palawan at mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Thank you. Parting words po, unang-una, guys po na sa in behalf of the Maunlad na Pilipinas Movement na isang national volunteer movement na pumusuporta kay Presidential Company Don Romulo at kay Mayor Sara Duterte. Kami po ay nagpapasalamat sa mga taga-Palawan, taga-Puerto Princesa, sa buong Pilipinas at sana po lagi po natin tatandaan na kumilos po tayo batay sa ating paninindigan at prinsipyo. Manatili tayong matapat at masigasig sa ating pangarap upang matupad natin ang isang maunlad na Pilipinas na parating sinasabi nga ni BBM na ang Pilipino ay muling dadakilain sa buong mundo kung tayo ay nagkakaisa at sama-samang babangon muli. Maraming salamat po at sana makarating po ang mensahe ni BBM na amin pong ipinapahayag din sa inyo upang mas maintindihan ng ating mga kababayan, mga ordinaryong mamamayan na mga nasa masa, ang tamang pagboto sa araw ng halalan. Maging alerto po tayo, huwag na ho tayong magpapadaya pa uli sapagkat minsan lang ang pagkakataw nito, ang 6 na taon ay muling masasayang. Ang mga nagawang naumpisahan ni Pangulong Duterte ay mauuwi sa wala kung tayo ay magkakaroon na naman ng mga leader na walang hinahangat kundi ang pagkakahati-hati ng ating bansa.
na walang iniisip kundi ang paghihiganti. Ang kailangan natin ay isang leader na pagbubuklod-bukludin ang sambayan ng Pilipino at isang leader na may pagtingin sa kinabukasan ng bansa sa kabuuan, hindi lamang yung buong anim na taon ng kanyang termino, kundi may maliwanag na plano. Ang kailangan natin sa isang leader ay isang visionary na may plano hindi lamang sa loob ng anim na taon, kundi sa mahabang panahon na kailangan na ipagpapatuloy ng kahit sino mang sumunod na presidente, sapagkat hindi maaari ang nangyari sa atin na sa tuwing magpapalit tayo ng administrasyon, magpapalit tayo ng Pangulo, parati tayong nag-uumpisa at wala tayong natatapos. Kaya panahon na para kumilos tayo bilang isang bansa. Naniniwala kami na si Presidential Frontrunner Bongbong Marcos ay kukuha ng hindi lamang mayorya, kundi sobrang laking mayorya o super majority ng mga botante sa Pilipinas ay boboto sa kanya, na sa aming pagtingin ay kukuha siya ng 20 milyon na hindi boto, hindi lamang. 20 million votes ang magiging lamang niya sa mga makakalaban niya. At yan ay sa pagsama-sama ng lahat ng mga Pilipino, napakaraming organisasyon na tumutulong kay BBM, mga volunteers, hindi nagpapabayad, kumikilos ang sarili nilang pagkukusa. Hindi ito inutusan ni BBM para mangampanya sa kanya, kundi sila ay kumikilos dahil naniniwala ito sa kanya. Napakahalaga na ang isang leader ay pinaniniwalaan para ang mga tao ay kumilos at supnod. Yan lang po ang aming mensahe. Magandang gabi po at sana makarating po ang aming mensahe sa bawat Pilipino. Mula po ito sa aming hanay, sa Maunlad na Pilipinas Movement, isang kilusan na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino at sa kinabukasan ng ating bansa. Ito yung pahabol tayo. Si Sir. Can you say your name, please? Yes. Ako po si Second Lieutenant Vilmar Akbaniqued ng Philippine Marine Corps. Ako ay kusang loob na sumama sa samahan ng Maunlad na Pilipinas Movement upang suporta sa ating magiging 17th President, dahil alam ko na ang taong ito ay siya ang susunod na pang 17th President, that this nation will be great and shine again. Maraming salamat po. Thank you, sir. Wala na po pong ibang activity tomorrow? Wala na kayong gagawin? Tomorrow po, wala na. We're going back to Manila at doon may mga pinaghahandaan po kaming pakilos. Una, para sa nalilapit ng Mayo 1 na araw ng manggagawa. At yung mga ilang araw na natitira para tayo ay magpalaganap pa ng mga impormasyon tungkol sa tamang pagboto para ang ating mga kababayan ay hindi mabiktima na naman ng pandaraya sa darating na lalag. Nagbabanta sila na ulitin ang ginawa nila noong 2016, at nagbabanta rin sila na gumawa ng senaryo na katulad ng ginawa nila noong 1986. Inuulit nila yan, at yan ay kailangan nating bantayan, sapagkat mauuwi sa wala ang lahat ng ating pagsisikap kung ang mga Pilipino ay hindi nagkakaisa. Sa araw po ng halalan, lahat ng boboto kay BBM at kay Sara Duterte, magsuot po tayo ng kulay pulang damit o t-shirt, pula at berde, para maipakita natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang lahat ng lumalabas sa mga presinto ay bumoto kay BBM at Sara, para makatiyak tayo, makita nila na ganun kalaki ang suporta ng sambayan ng Pilipino kay BBM at Sara. Magkulay pula po tayo, magkulay green, wala hong pangalan ni BBM at Sara, para hindi po sila ma-disqualify. Naka-red and green lang po tayo sa araw ng halalan. At kahit hindi po tayo official watcher, bantayan po natin ang ating mga boto sa araw ng halalan. Pagkaboto natin, magbantay na tayo sa presinto. Tiyakin natin na yung ating ibinoto, yung resibo na lumabas sa machine, ay tama sa ating ibinoto, sapagkat kung ito ay mali, agad tayong magreklamo bago ihulog sa ballot boxes yung resibo na lumabas sa makina. Yun lang po. Marami pong salamat. Okay, thank you po.